Ang buhay mga kalodi parang bula. Mamaya nandyan lulutang-lutang pero mamaya puputok ito at mawawala. Naalala ko si Estaline bago ho siya namatay. Alam naman natin naging magiting siya sa kanyang mga kababayan pero tunghaya natin ayon sa kanyang anak kung ano ang mga sinabi o huling salita ni Estaline patungkol sa kanyang buhay. Tatandaan ho natin napakahalaga ng mga bagay na ito. Tingnan ho natin ang sinabi ni Estaline at ito'y ayon sa kanyang anak. I have made a great mistake. Una, in-admit niya, nagkamali siya. Our main purpose was to give people freedom to a multitude of oppressed people, but our method of action has created worse evil and horrible massacres. At ito pong sinabi niya, Russia, we should have 10 men like Francis of Assisi with 10 such men who would save Russia. Maraming pinaglaban si Estaline. Subalit ang nakakalungkot, siya mismo inadmit niya sa kanyang sarili, mali ang kanyang ginawa at ang sabi niya, sana merong 10 St. Francis of Assisi ang tumulong sa Russia upang mapalaganap ang isang magandang bagay para sa Russia at maligtas. Ang bawat salita ho ng isang tao ay napakalaga, lalo na yung huling pamamaalam. Naalala ko nung si Mahatma Gandhi papunta sa templo upang magsimba, upang manalangin, bigla na lamang kung may bumaril sa kanya at ito po ang kanyang sinabi nung siya po'y namatay o bago mamatay. Ang sabi niya po, oh my God, oh my God. Yung taong yun, Diyos pa rin ang nasa isipan. Subalit si Estaline, panay takot ang nasa kanyang puso dahil ang kinalaban niya ayon sa kasaysayan ay napakapangyarihan. Naalala ko rin ho si Steve Jobs. Si Steve Jobs po ay isang kilalang tao hanggang ngayon bagamat na mayapa na siya. Dumating po yung time ang sinabi niya para siyang ilawan on off pagdating sa Diyos. Minsan naniniwala, minsan hindi. Subalit sa huli ng kanyang yugto ng buhay, ginader niya ang kanyang pamilya at pagkatapos noon, siyempre mamamatay na siya. Nagkaroon siya ng kaugnayan at pakikipag-usap sa Diyos at naging 100% na po ang kanyang paniniwala sa Diyos. At ang sabi niya po ay ganito, bago siya malugutan ng mahininga, oh wow, wow, wow. Ibig sabihin, bago siya namatay, meron siyang nakita sa kanyang pangitain na isang napakagandang bagay. Naalala ko rin ho, bago namatay si Alexander the Great sa edad na 32, ang sabi niya sa kanyang mga tao o kanyang mga kawan o kanyang mga emperor din, ang sabi niya, pag namatay ako, buhati ng aking bangkay ng mga physician. At habang binubuhat ako at dinadala ko sa aking libingan, isaboy ang ginto, silver o precious jewels sa kanyang daraanan. At pagkatapos doon, bago siya ilibing, ang gawin sa kanya, kasi mami nun, yung kanyang mga palad ay nakabuka. Yun po ang payo ni Alexander the Great na magiting na hari, na magiting na emperor. Tinanong siya, bakit ganun ang kanyang ibig sabihin? Kaya ako pinagbibitbit ang mga manggagamot upang ipaalam sa buong mundo, kapag oras mo na, hindi ka kayang iligtas ng mga doktor. Eh bakit naman sinasaboy ang ginto, silver at mga jewels? At ang sabi niya, lahat yun ay nakuha ko. Lahat yun ay nagawa ko. Pero lahat yun ay baliwala. Pagdating ng panahon, ako'y mamamatay na. Eh bakit bukas ang kamay? Ang sabi niya ho, isa lamang ang ibig sabihin nun. Nagpunta ako sa lupa na walang dala. Mawawala ako sa lupa na wala rin dala. Yun po ang sabi rin ho ni Joe. Pinanganak akong hubad, mamamatay akong hubad. Pero alam niyo ba, dadalhin lang naman na talaga natin kung ano yung mga bagay na nasa puso natin. Ginawa natin para sa may kapal o sa ating Diyos. Tandaan natin, ang buhay ay parang bula. Mamaya, nandyan ka, pero mamaya, mawawala ka rin. Kaya gamitin natin ito ng may kabuluhan because I believe life really works.